Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte, nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi batas na kontrata sa Manila at Manila Water. Kami ang katipunan ng demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tingin bayan sa 2020. Kapag pinutulan, awagan si Digong sa numero 8888. Makinig kayo mabuti, ha? Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari niyong putang ilang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Filipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynila, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito, wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala pati ni Pangilinan. Putang ilang to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamalaya, bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ano. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, okay? Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya, hanggang ngayon, mabago pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo, kobra, anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will find plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobelian. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me, my friend. Putang ina, do not fuck with me, my friend. Now I will order the Armed Forces to operate your order. Kasi, sundalo. Tingo ba rin? Tingo ba rin? Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ni Nakaw nilang dapat sa mga tao. Igil bayad simula Enero 1, 2020. Pinutulan ka, sumbong mula kay Duterte. Yung piso malaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon na nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatama. Sa nakahiga sa salapi, sa pagbubulat ng maasa sa botahe. Na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya, tuloy sa pamemerwisyo. Kung di pa na opositi, kung di pa pansinin, lalabas ka totoo, ipiit ang salari. Let's say kayo, lamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dapat inyong patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, sareha sumihimas. Sigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Sigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Sigil bayan, sigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Sigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Sigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko. Ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Bondo bayad umpisa Enero 1, 2020. Kapag pinuplang ka isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga ang dang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun kabaho ang inagyan. Mga nakahubog sa kwarta mga purido. Hindi di masaligan ang dang sabotahe. Sanda nagpabudlay katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya padayo ng perwisyo. Di masairan kung huwa pa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo ba? Singgit ay Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro pasakitan. Pondo bayan. Pondo bayan. Pondo bayan. Ang tubihalin sa kalikasan. Pondo bayan. Tanan. Pondo bayan.
Pondo bayan. Pondo bayan. Kulong maunang bagay sa oligaryong atanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayan sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag ibursa. Patong-patong asala karon ang nakakasada. Ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuoy. Gahigda sa salapin sa kadugay nga pagsalig. Sa butahing pagkabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapong ko si Digong. Di na nila mapansin. Maguwas ka matauran. Gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw. Dapat mahulong malagot. Kamu na ang nakasala. Dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa. Mauning katapusan. Sariha sige himas. Kay nabagsak mong tanan. Hunong bayad. Syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad. Ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungang tangtanan. Hunong bayad. Hunong bayad. Syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad. Ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungang tangtanan. Hunong bayad. Pesuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta naging kawat nila sa tao. Untat bayad umpisa Enero 1, 2020. Utang kamo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon ka piso kantidad nga ilang naging bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangin karma. Pinakatuwid na baka namin sa kwarta nga kinupit sa mga tao. Mga tonto abusado pamerisyo. Wala ba kamo naman dito sa inyo nga kinitaan. O di mo nga imo na kuha nyo paya nga gatasan. Gabi ka mo batasan, hindi mabatasan. Ang inyong gahis ang una malais the way to heaven. Pero subong mapasay nung kusabay, amen. Kay ara na si Digong, wala sa makapugong. Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong. Pamati ang singgit sa katawan nga sigabong. Untat bayad, singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad, mga oligar ko dapat nahatulan. Untat bayad, ang tubing nga halin sa kalikasan. Dululungan kita tanan isingit. Pinulgar na ng pangulo natin si Digong. Napiwalian ng mga oligar kong pagod. Tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon. Dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusog yahaman. Inaabuso kahinaan ng mga mayan. Asan ang pinapangako nyo ng magandang servisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo pang negosyo. Pagkabi na, kaya dapat lang matigil na. Ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay yan ng inyong tandaan. Ngunit itong oligar kong ginawa pangkabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888. Mapagpalayang araw pong muli. Ito yung ating ikalawang part ngayong March 10, 2020. Ang kanina po ay diniscuss na po natin yung mahalagang pangyayari sa ating bansa noong March 10. Ano po, ito yung isa yung nangyari noong panahon po ng Espanyol noong 1785. Ano po. At yung isa naman po ay ang pagsilang ng ni Alejandro Abadilla, ano po, noong 1906, kinilalang father of modern Tagalog, no? So yung dalawang mahalagang pangyari sa ating inang bayan
Yung ama ng modernistang pagtula sa Tagalog, si Ginoong Alejandro G. Abadilla, ngayon po siya ay sinilang. At itong isa naman po ay yung 1785 March 10 sa ating kasaysayan, ang pagkatatag naman ng Real Compañía de Pilipinas. Ano po? So yung dalawang mahalagang nangyari noong unang panahon at bahagi ng ating kasaysayan bilang bansa. Ngayon po ay tumungo na tayo dito sa ating paksa. Ukol po naman ito sa napapanahong issue, oligarko, tubig, COVID-19 at destabilisasyon. Yan po yung ating topic ngayong araw na ito dito po sa Sulong Pilipinas. At nais ko pong batiin muna yung ating mga sumusubaybay. Ano po? Nandiyan po si Cheryl Ramos sa Bukirin. Sabi niya, we love Marcos. Thank you. Ano po? Maraming pong salamat at sa iyong pagsubaybay. Ano po? At ngayon nga po ay Marso Agis 2020 at kahit sa bahagi ng ating bansa ay pinag-uusapan po ngayon itong issue ng COVID-19. Hindi po bababa sa mga 20 ang nasabi na mayroong pong kaso kaugnay nitong COVID-19 na ito. Ano po? Ang tanging may sasabi lang po natin, ating payo sa ating mga kababayan, kaya huwag po tayong makinig po tayo sa mga anunsyo ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ng may mga kaugnayan sa Department of Health at sa Palasyo ng Malacañang ukol po dito sa issue na ito. At huwag po tayo magpanik. Ano po? Kahapon po, no, ako ay pumunta sa isang grocery store. Nagulat po ako, Lunes na Lunes. Medyo marami po ang mga tao. Tinanong ko yung security guard, ganito ba tuwing Lunes dito sa inyong ano, sa inyong pamilihan? Sabi, sir, kahit nga ako nagulat eh. Sabi niya gano'n, medyo yung mga tao na may mga pambili, panay na ho yata ang stock ng mga pangailangan sa loob ng bahay. Ano po, huwag po tayo panik. Ano po, at ang ating gobyerno ay ginagawa naman ng kanilang lahat ng pamamaraan, pero syempre bilang mga Pilipino, bilang individual, ay kailangan po nating mag-doble ingat, lalong-lalo na yung ating mga anak. Ano po, tuwirang lagi pong maghuhugas ng kamay. Ano po, at iwasan na muna siguro yung pakikipagkamay at kahit yung mga beso-beso. Ano po, at okay rin naman po tayo mag-ikot-ikot, pero wag doon sa masyadong may mga kumpulan ng tao. Ano po, para habang ginagawa ng paraan ng ating pamahalaan ang ng aksyon, ano po, itong suliranin na ito, alam naman natin suliranin na ito ay nagaganap din po sa mga ibang bansa. But again, hindi yung makakatulong yung panic. In fact, itong issue ng COVID-19 ay may connection po ito na masasabi natin sa sitwasyon ng kalagayan ng tubig sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Alam naman po natin, wala pa po ang COVID-19 ang supply ng tubig dito sa Kalakhang Maynila, lalo na sa Metro Manila. Ganun din po sa mga ilang karating bayan ng ating bansa, ay problema na po ang tubig. Ano po? Paano ba naging problema ang tubig? Alam naman natin, 1997 pa, nagsimulan yung privatization ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nangako po ang mga kumpanya ng Maynila. Ang Maynila po, noong 1997, ay kontrolado pa po ng Benpress Corporation. Ang Benpress Corporation ang nanalo po sa winning bid dyan po sa privatization noong 1997, ang Lopez Company. Ang Lopez po, sila ang unang may-ari po ng Maynilad. Ano po, ang original na pangalan ng Maynilad ay nagmula po sa Benpress Corporation. Ito po yung isa sa dalawang grupo na nanalo dito po sa ating sektor ng tubig sa ilalim po ng Lopez simula 1997 hanggang mga taong 2004 hanggang 2006. Ano po, yan ay nasa pamamatnugot o pamumuno ng mga Lopez sa ilalim ng Maynilad 1997 to 2006.
6. Ano po? Nice ko pong batiin si Betchay. Good afternoon po, Sir RJ. Thank you, Betchay. Ano po? God bless you. And belated Happy International Women's Day, March 8 po. Ayan. Nonoy Murillo. Ka-RJ, eto, mahina ang pressure ng water sa... saan ba ito? SAQX. Ano po? Okay. San Jose del Monte ba ito? No? Nonoy Murillo? Ano? Thank you, Nonoy. No? Tama po kayo. Yung pressure ng tubig talaga po, napaka-importante nito. Dapat masolusyonan po yan. Jonathan Nepomuceno, watching from Cavite. Mabuhay po ang mga Pilipinong hindi bobo at sa mga hindi bayaran. Magkaisa po tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga susunod pang henerasyon. Thank you, Jonathan Nepomuceno. Masabi ko sa iyo, Jonathan, ano? Alam mo, meron tayong ginagawang pagkilos ngayon. Tuwing Lunes at Biyernes, ugaliin po natin na magsuot po ng kulay pula, red, red na damit. Yung pagsusuot po natin na sir, ano, ng Lunes at Biyernes ay paglaban natin dito sa mga abusadong mga oligarko na nasa public utilities. Eh kung marami po tayo na mga nakasuot ng kulay pula, ano po, i-post po natin yan sa ating mga social media, sa Facebook, at itaas nyo yung kamao nyo bilang pagsuporta at paglaban sa mga oligarko sa public utilities. Yan yung ating panawagan. Kung nasang panig man kayo ng mundo, kung ikaw ay katulad nito ni Marichita Fala Agsarayan, sabi niya, mapagpalang umaga po, Sir RJ. More power po at ingatan tayong lahat ng Pomelika watching from Lebanon. Halimbawa, si Marichita, ano, kahit nasa Lebanon, kung pwede naman, kung tapos na yung kanyang trabaho, Marichita, pwede ka magsuot ng red. At yung red, mag-post ka sa Facebook, taas mo yung kanang kamay mo o kaliwang kamay mo, no? I-post mo yun, naka-red ka, at yun po ay pagsuporta sa ating laban dito po sa mga oligarko na umaabuso sa ating mga Pilipino. Ano po? Alam ko, Marichita, Fala, Agsarver, yung mga kababayan mo rito, yung mga mag-anak mo rito, hirap na hirap po sa pagbabayad ng tubig, kuryente at iba pa. Ano po? Salamat sa iyong pag-suporta. Rigor Zemian, mabuhay. Thank you, Rigor. No? Alicia Ochiay, good afternoon po. Thank you, Alicia. No? Marichita, no? Share natin mga kababayan para marami ang makapanood at makalam ang tunay at totoong balita. Thank you po sa iyo. Ano po? Meron pa sinabi niya, no? Yan, sabi niya, totoong balita. Joel Lacandola, yes! Tama po, sir. Dapat hilahin na yung mga senator na kontra sa pagbabago ng ating Pangulo. Ay, tama po kayo. Alam niyo po, kaya yung ating paksa, no? Ayan nyo, tuloy-tuloy natin babasahin yung mga pinapadalang mga mensahe dito sa Sulong Pilipinas. Ano po? Alam nyo po, kaya ganito yung ating title, Oligarko, Tubig, COVID-19 at Destabilisasyon. May mga usap-usapan pong mga nagaganap po ngayon na itong issue ng COVID-19 ay maaaring instrumento ng panggugulo at para i-destabilize ang kasalukuyang pamunuan. Ano po? Dahil alam naman po natin, napakataas po ng tinatawag na popularity ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, siya na po ang pinakamataas. Ano po? Napakataas ng kanyang popularity rating at pagsang-ayon ng taong bayan sa kanyang mga nais na pagbabago sa ating lipunan. Pero medyo kapos po, medyo kulang nga itong sinasabi nating mga pagbabago na ito. Dahil napalilibutan siya ng mga elemento sa loob at labas ng gobyerno na talaga nga naman kontra sa mga pagbabago, lalong-lalo na po sa usapin ng public utilities. So, napaka halaga po na yung public utilities ay maibalik po sa kamay at control ng ating gobyerno. Kaya nga po, ang ating panawagan, suportahan yung December 3 statement simula ng December 3, 2019,
statement ng ating presidente pagdating po sa hanay ng tubig. Ito na nga po yung sinasabi niyang dapat yung 20% environmental charges, ano po, ay dapat magkaroon ng complete account o wala munang usapan, basta ma-account muna itong 20% environmental charges nito, kung ilang trillion ito, ibalik muna po sa mga water consumers. Ano po? Isa yan. Ano po? Yung sinasabing problema dito sa corporate income tax. Ano po? At marami pang ibang mga issue. Kaya po tayo ay nagbuo ng isang organisasyon na ang pangalan po ay Katipunan Movement Against the Oligarchs. Itong Katipunan Movement at Katipunan Movement Against the Oligarchs ay meron pong mga gagawing pagkilos sa mga darating na araw. Tulad po sa darating na Lunes, ngayon pong March 16 hanggang March 20. Ano po? Ang March 16 po next week ay Monday. Ano po? Ang March 20 po next week ay March 20, yan po ay Friday. Meron po tayong isang linggo serye ng pagkilos doon po mismo sa tanggapan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Kaya yung mga nandito po sa bansa, lalong-lalo na yung nandito sa Metro Manila, kung kayo po ay galit na sa Maynila, galit po kayo sa Manila Water, ano po, ay sumama po kayo, magtipon-tipon po tayo doon sa gate ng MWSS, Metropolitan Water Works and Sewerage System, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Magdala po kayo ng inyong mga payong, ano po, payong na pula, ano, kasi medyo mainit, mas maganda kung nakapula po tayo, at magsuot po kayo ng kulay pula na damit, ano po, para lahat po tayo naka-red. Ano po, yan po ay simbolo ng ating paglaban sa pang-aabuso ng mga kumpanya, ng oligarko, ng Maynila at Manila Water, sa pamumuno po ni Manny B. Pangilinan, kasama niya po dyan sila Anthony Salim, isang dayuhan na nagtayo ng mga negosyo rito sa Pilipinas. Ginamit po yung pangalang Manny B. Pangilinan at kasosyo po nila sa Maynila. Itong si Consunhis. Ano to? Itong mga mag-anak na Consunhis na ito. Ano po? Yan po yung Maynila. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung Manila Water. Ito po yung kumpanya ng mga Ayala. At meron pong bago dito sa Manila Water. Ano po? Ulitin ko lang po. Lunes, March 16, tumungo po tayo dun sa gate ng MWSS. Ito po ay nasa Balara, Quezon City. Ano po, include po ito ng University of the Philippines. Kung galing kayo ng C5, madadaanan nyo po yung Ateneo, yung La Vista, ano po, at diretso lang po kayo. Nandun na po sa bandang kanan ang Metropolitan Water Works and Sewerage System. Mag-rally po tayo doon at pahayag natin yung ating protesta. Lapitan nyo lang po ako. Nandun po ako. Alas 9 ng umaga, ano po, magsuot po kayo ng pula. Magdala, kung kaya nyo magdala ng pito, magdala po ng balde. Balde po, itaas natin. Balde na walang laman tubig. Ano po, magdala na rin kayo ng tubig na maiinom dahil medyo mataas po ang hangin. Ano, araw, mataas po ang araw. Medyo mainit po ang panahon. Pero ipaparamdam po natin sa MWSS, sa Maynila at Manila Water, na yung ating saloobin, ano po, at doon ay maghahayag tayo ng ating mga talumpati mula po sa mga iba't ibang mga organisasyon. Kanina lamang, bago po ako umere, ay kausap ko po yung grupo ng Katipunero, Katipunera, mga ito po yung mga individual na nagsama-sama na nais pong sumama dito sa March 16 at March 20, ano po, Monday and Friday event sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nandyan din po yung DEBS na grupo, kasama rin po natin yung RDRG na grupo, narin din po yung Por La Patria, ano po, at iba pang mga samahan na nakikisa dito po sa ating panawagan na tanggalin ang tinatawag na oligarko virus. Oligarko virus po. Tama po kayo. Kung merong COVID-19 na virus dito po sa public utility, matindi naman po talaga ang virus na matagal na dinala sa atin ng mga oligarko. Kanina siguro narinig nyo po yung pahayag ni Miss Rita Gadi sa atin noong 1986 revolution. Ano bang mga sinakyan nitong mga
politiko na ito ng mga nagtulak nung EDSA kudeta nung 1986, eh yung pala, eh mga eroplano pala ito ng mga Ayala, ano po, na ginamit na para pang-ikot. So ano ibig sabihin? Ano ang kapalit? Ito po ang kapalit. Ang paghihirap sa tubig, ang paghihirap sa kuryente, ang paghihirap sa telephone na telephone companies, yung telcos, Globe, Smart, etc. Ibinigay ang mga public utilities nito sa mga sumuporta dun sa Peking Revolution nung 1986. Yung Peking Revolution, inagaw po nila ang public utilities sa kamay ng gobyerno. Pag gobyerno po, ay atin po yun. Tayo po yun. Tayo ang may-ari. Taong bayan. Tayo ang gobyerno. Inagaw ng Revolution, Peking Revolution EDSA ang 1986 na yan. Ano? At ibinigay dito sa mga oligarko, eh yung pala, kaya ho pala nakakaikot kung saan-saan na mga naispuntahan ng mga oposisyon kuno, makapilipino kuno noong panahon mga 86, eh yung pala, eh nakasakay sila dyan sa pagmamayari ng mga oligarko, ng mga siguro helicopter o aeroplano, no? Yun yung kanilang mga sinakyan, ano, na mga gamit, ang mga oligarko. Tama po kayo, Ayala, no? Eh isipin mo, Ayala, may mga eroplano na sila at hindi lang siguro mga assets na eroplano, kundi yung mga sasakyan at marahil pondo. Ayan, pondo. So ano nangyari? No? Lumaki lalo ang control ng mga Ayala. Kunyari, demokrasya sa mga oligarko. Doon sa mga nagpondo, nag-destabilize ng ating mga gobyerno. Ano po? Hindi lang mo sa gobyerno ni Marcos yan. Nangyari rin yung mga destabilisasyon na yan sa mga iba pang mga gobyerno. Katulad ni Pangulong Joseph Estrada. Ano po? Siya na EDSA dos din. Ano po? Ayan, at marami pa hong mga ibang mga pangyayari. Kaya itong panahon na ito, katakataka nga po, sa panahon na itong si Pangulong Rodrigo Duterte na minumura niya kaliwat kanan si Manny B. Pangilinan at mga Ayalas, meron pang umentra na isang oligarko rin. Ito namang oligarko na ito, ay naging tanyag ito. Makatapos din po ng EDSA Revolution, noong 1987, itong mga rason na ito, sila Enrique Rason, nahawakan naman nila Rason ang halos lahat ng pantalan dito sa bansang Pilipinas. Pantalan po, mga port area operation na privatized po yung mga ilang bahagi ng mga ports sa ating bansa. Sa kasalukuyan, si Enrique Rason po, meron po yatang 28 na kontrolado ng mga port operation sa buong bansa, eh kasama na yun na dito sa Maynila. Ano po, meron din sila dyan sa Batangas. Ano po, at ngayon nga, nais nilang hindi ko alam kung ano nangyari dun sa Hanjin kung nabili nila Enrique Rason. Pero pinaka-latest po dito sa mga Enrique Rason na ito, eh nabili niya po itong Wawa Dam. Nakipag-partner po siya dyan sa Wawa Dam na yan. Yung Wawa Dam po, isang solusyon sana yung Wawa Dam para yung supply ng tubig dito sa Metro Manila ay huwag kapusin. Itong Wawa Dam, matagal na pong project yan. At kasama po yan sa water bill ng Maynila at Manila Water na siningil na sa atin. Noon pa. 1997, hanggang ngayon, nagsingilu sila dyan sa water bill natin ng Wawa Dam. Pero ano nangyari? Wa yung dam. Tapos bigla na lang sumulpot na narinig natin na sa pribadong kamay na ni Enrique Rason na siya na ang gagawa ng Wawa Dam at yung tubig na makukuha sa Wawa Dam, pag nagawa nila yung dam, yung bawat cubic meter na lalabas dyan, ay ibebenta niya sa Manila Water. Kaya ang ginawa ni Enrique Rason, bumili siya ng ilang shares dito sa grupo ng mga Ayala na oligarko, ano, at 25-27% shares ang nakuha niya. At nakakuha pa siya ng 51% voting rights sa Manila Water. Saka nakakita ng ang tapang, ang lakas ng loob na alam niya na hinahapol siya ni Pangulong Duterte ang mga Ayala, ang Manila Water, eh nakipag-usap pa at siya yung sinasabing mayroon daw ngayon na 51% voting shares. Ano po, dyan sa mga Ayala na yan. Ano po? So yung 51% voting interest dyan sa company ni Enrique Rason, isang tycoon po siya ngayon sa tubig, sa gaming ports,
gaming supports at kahit po sa electricity. Ngayon po sa mga oras na ito, diyan po sa Iloilo City, diyan po sa Bisaya, sa Iloilo City, nakuha rin po nila Enrique Rason itong PECO, yung Panay Electric Company na nakuha niya sa isang bagong kumpanya na More Power. Just imagine yung More Power na pangalan ng kumpanya ni Enrique Rason dyan sa Iloilo City, eh gusto niyang i-expropriate. Ang ibig sabihin, yung dating kumpanya na nagmamanage ng electricity ng Panay Electric Company, yung dating nagpatakbo na mayigit sa 100 taon dyan sa Iloilo City, ay kukunin ng kumpanyang bago ng More Power na binigyan ng prangkisa ng Kongreso. Just imagine that. Paano nangyari yun? Kasi po, yung Kongreso, nung panahon po ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ay inupuan yung prangkisa ng Panay Electric Cooperative ng 2 taon. 2 years po na inupuan yung prangkisa. Yun pala, may maitim na balak. Ano po yun? Para makuha ng grupo nila Enrique Rason, etong tinatawag na supply ng negosyo nitong kuryente. So nasa kuryente siya, nasa tubig si Enrique Rason, nasa gaming po siya. Ito lang gaming eh, 'di ba? Recently napaputok na naman 'tong mga issue ng mga hot money, no? Yung mga illegal na mga pera na pumapasok sa bansa natin, eh isa nga hong dating nangyari rito yung panahon po ng Bangladesh. Ano po, yung nawala po yung ilang milyong dolyar na pera ng Bangladesh, ano po, doon po nakita sa Soler. Ano po ba yung Soler? Eh, yun po yung pagmamayari ni Enrique Rason. So, ano ang connection? Ginagamit ba itong mga casino na ito, no, ng mga gumagawa ng mga hindi kanais-nais sa ating ekonomiya. So, ito'y bahagi na isang forma ng destabilisasyon. Ano po? Lalong-lalo na po, ngayong panahon na merong COVID-19, marami pong sumasakay dun sa issue ng COVID-19. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po solusyon ang pagpapanik. Hindi po. Wala hong maitutulong yan. Ano po? Dapat tayo, kalmado lang. Kalmado lang po tayo. Ano po? Pero mag-iingat din po tayo. Ano po? Huwag tayo masyadong maniwala doon sa mga kumakalat na mga balita, lalong-lalo na sa social media, na kung ano-ano yung mga kwento ng mga umiikot. Halimbawa, dito lamang ho sa lungsod Quezon, Quezon City, may isa na nabiktima yata dyan sa Distrito 1, District 1. Eh, hindi naman kinakailangan na mag-boom Distrito 1 eh. Ilang gano'ng karaming 100,000 mga tao mga nakatira dyan. Hindi ka naman dapat mag-panic. So, kinakailangan lang i-contain yan at mag-ingat, ano po, para tayo ay tuloy ang ating buhay. Dahil ito po ay tatamaan po ang ating ekonomiya kapag mas malaki po ang takot ng publiko. So, dapat tuloy lang po yung ating buhay para ang ekonomiya ng bansa natin ay hindi po maapektuhan. Siyempre, yung mga kalaban naman po ng Estado, kalaban ng gobyerno, ay maaaring mapagsamantalahan ang sitwasyon na ito at magamit ang issue na itong COVID-19. Kaya ako binabanggit po ang tubig. Ano bang relasyon ng tubig sa COVID-19? Gaya po ang sinasabi ng mga eksperto at kahit na ating mga doktor, ang tubig po ay napaka-basic, napaka-importante po. Kailangan natin maghugas ng kamay. Kailangan natin maligo. Eh, itong Maynila at Manila water nito, eh, ang supply ho ng tubig ho dito sa Metro Manila na may mahigit sa 20 milyon na mga naseserbisyuhan, ano po, dito sa Kalakhang, Maynila, kasama na dyan yung Rizal, yung ilang parte ng Cavite at ilang bahagi ng Bulacan, eh napakaraming Pilipino na nangangailan ng tubig. Eh kung pupugak-pugak ang supply ng tubig, eh alam nyo na po, alam na this. Ano po? Kaya ang ating panawagan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, ano po, at sa iba pang ahensya ng gobyerno, kailangan po 24 hours ang supply ng tubig. Kailangan po.
kailangan po mabilis na maayos po yung mga karagdagang supply ng tubig at hindi po yan dapat kontrolado ng mga oligarko katulad na nangyari rito sa Wawa Dam na ito. Wawa Dam na kontrolado ni Enrique Rason. Alam niyo po, yung nakaraan nga, no, nung February 6, nitong nakaraang buwan, February 6, 2020, no, yung executive committee po ng kumpanya ng Ayala o ng Manila Water ay inaprubahan po yung tinatawag na proxy rights para po sa Philwater. Ano po? Yung Philwater po na yan, yan po ay subsidiary ng Ayala. At yung kay Rason naman po, ang pangalan ay Trident Water. Ano po? So yung Philwater at yung Trident Water, para magkaroon po siyang tinatawag na mga preferred shares, no? Para yung Trident, eh ma-achieve niya yung sinasabing 51% voting interest dun po sa Manila Water. At yun ay inaprubahan na po ng mga Ayala. So ano ibig sabihin niyan? Ito ba'y para may tago ng mga Ayala ang kanilang pagkukulang, ang kanilang mga kasalanan sa ating mga water consumers ay ipinalit sa bagong oligarko? Eh pareho rin po yun. Pareho lang po silang mga may dapat na ibalik sa publiko. Kaya ang ating panawagan, kaya tayo pupunta dyan sa darating na March 16 at March 20 sa MWSS para mag-rally, eh para hilingin po yung dapat ibalik na po ang serbisyo sa tubig sa kamay po ng gobyerno, hindi po sa kamay ng mga oligarko virus nito. Kaya ito pong ano, itong sinasabi pong yung Philwater po, alam nyo po, meron siyang mahigit sa 4 na milyong ano, prepared shares, no? Ang Manila Water. Yung prepared shares niya, nagre-represent po yan sa halos 65.9%. 65.9% na voting shares ng kanilang kumpanya. Ano, itong Philwater ng Ayala, subsidiary ng Ayala. Dahil nga nagkaroon na ng proxy rights itong Trident Water, kumpanya ni Enrique Rason, eh nakuha niya po, no, na naibaba sa 31.6% pa lamang yung tinatawag na Manila Water voting interest niya mula po dun sa 65.95%. So, kaya naging 51% po itong Trident Water ni Enrique Rason na siya na ang merong kumbaga ay 51% na karapatan para dito patakbuhin na yung buong Ayala. Ayan. Dahil nga dun sa mga pangyayari na ito, ano, sinasabi na may git sa 10.7 billion ano po, na bagong pondo, no, na na-infuse na pondo ng grupo nitong nila Enrique Rason dyan sa Manila Water. Sa panahon ng si Pangulong Rodrigo Duterte, itong sila Medardo Guevara, itong kung sino-sino pa na nakatutok dito sa problema sa sitwasyon ng mga oligarko rito sa tubig, eh ganyan kalakas itong si Enrique Rason. And for your information, si Enrique Rason po, siya po ay merong political party. Ano po? Meron siyang partido political. Ibig sabihin, meron siyang mahigit sa 57 na mga kongresista at alam ko meron din siyang mga senador, no? Ang pangalan ng kanilang partido is National Unity Party, NUP. NUP. Ang NUP po ang pangalawa sa pinakamalaking grupo na nandiyan sa Kongreso. Ano po? Yang mga kongresista na yan. At si Enrique Rason po, for your information, ay Vice President ng National Unity Party. Yan po ang nagkakaroon ng conflict of interest. Ano pong ibig sabihin ng conflict of interest? Humahawak sila ng mga partido at yung mga partido ay meron sila mga miyembro ng mga kongresista na mga nakaupo sa kongreso. So anong gagawin ng mga oligarko? Natural, magpapasok sila ng mga batas na pabor sa kanilang negosyo na kung saan sila makakapag-negosyo. At itong mga oligarko, syempre, sila ay magpopondo ng mga traditional na politiko, no, para sa interes ng mga oligarko. Hindi po sa interes ng publiko. Sila ay pumapasok sa politika para mag-negosyo. Hindi po sila pumapasok sa politika para paglingkuran ng tao. Kaya nakakapagtaka sa Senado at sa Kongreso hanggang ngayon. Bakit hanggang ngayon, kontrolado ng mga oligarko
ang public utilities, ang energy, isinilang ang Energy Power Industry Reform Act, ang tubig, isinilang po yung concession agreement ng Maynila at Manila Water. So ano ibig sabihin? Privatization. Etong mga mambabatas para gumawa ng batas ayon dun sa kagustuhan netong mga oligarko na ito na dikta rin po ng pandaigdigang polisiya, no, ng mga financial foreign oligarchs. Ano po? Yan po yung katotohanan. Kaya ang ginagawa po ng Katipunan Movement Against the Oligarchs ngayong March 16, kaya tayo pupunta ng MWSS para mag-rally po doon, para ilabas po ang sentimiento ng tao. Suportahan po natin ang gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik na sa gobyerno itong serbisyo sa tubig. Ano po? Ikulong po si Ayala. Yung Ayala Barders, dapat makulong po yan. Dapat itong si Manny B. Pangilinan, makulong yan. Si Consuni, makulong yan. Ano po? Dahil dun sa kanilang mga continuing crime na sinisingil tayo sa water bill na wala naman yung mga proyekto. Eh yan po ay bilyon-bilyon-bilyon piso. Simula 1997 hanggang year 2020. At ang kontrata ng 1997 agreement na yan ay magtatapos po ng Pebrero 2022. February 2022, magtatapos po. So dapat po, ang ginagawa po ng gobyerno ngayon ay hindi noon nakikipag-negosasyon dito kay Maynila at Manila Water. Dapat ang mga ang lamanan ng negosasyon dapat ay ang transisyon patungo po ng February 2022 kung paano isasalin sa gobyerno, ibabalik sa gobyerno ang buong operasyon ng tubig ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ng Maynila at ng Manila Water para naman gumanda ang serbisyo sa tubig, dahil hanggat nasa kamay po ng mga oligarko yan, eh tayo po ay gagawing alipin ng mga trapo na ito na mga kontrolado nila. Ano po? At yung nakokolektang pera, hindi natin alam, ano po, baka ito yung mga pinambabayad kapag ka nangangampanya itong mga traditional na politiko na ito. O boss! Boss Ramon Ang! Oy, boss Enrique Rason! O boss Ayala! Ano? Boss Manny B. Pangilinan! Ay, boss Aboitis! Ano po? Boss Alcantara! Boss C! Ano po? Eh, ginagawa po tayong busabos ng mga yan. Eh, kanina lamang po, alam nyo ba na nangyayari ngayon sa Kongreso? Yan, tinatalakay ang ABS-CBN. Eh, dun pa lamang po sa issue ng kung sino yung mga unang magsasalita, ito mga kongresista na mga grabe pumapel. Eh, grabe po, no? Eh, dun pa lang, hindi na sila nagkakasundo. Ano po? Eh, sa proseso na yan. Pero, pinapakita nila, boss, present ako rito sa hearing na to, ha? Siyempre, nakarap sila sa TV, pinanunood sa national television, ano? Boss, represent ako rito. Parang sinasabi nila na dito sa mga oligarko na ito, oh, andito kami, ha? Present kami, ha? Parang ganun. Ano po? Eh, siyempre, eh, alam nyo na kung anong kasunod yan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, 1997, Lopez po, mga Lopez ang may hawak noong 1997 ng Maynila hanggang taong mga 2006. Lopez po yan. Napaganda ba nila ang serbisyo sa tubig? Hindi. Hindi po napaganda ng Lopez. Hindi po napaganda ng Lopez. Ngayon, 2007 hanggang 2020, kay Manny B. Pangilinan, napaayos ba nila? Kumulekta lang po ang Lopez. Kumulekta lang po ang Maynila, itong Maynila the MVP Group, Consuni. Ganon din ang Ayala 1997 hanggang ngayon. At this year naman, 2020, February, pumasok yung Enrique Rason. Eh kaya pala siga yung Enrique Rason. Dahil alam niya, meron siyang political party na magde-depend sa kanya dyan sa Kongreso. Kaya pag-aralan niyo pong maigi, ginagawa pa ba ng Kongreso at Senado ang kanilang tungkulin para sa taong bayan, sa ating water consumers? Ginagawa pa ba nila ang trabaho? Siguro yan ang susunod nating paksa na i-discuss. Ano po? Ngayon, banggitin po natin yung mga ibang mga kasamahan natin.
na sumusubaybay dito sa Sulong Pilipinas sa ating programa. Ayan, sabi po ni Eduardo Dabay, tama po yan mga kabayan. Go, go, go. Thank you Eduardo Dabay. Tuwing Lunes at Biyernes, magsuot ka ng pula, kahit nasaan ka, i-post mo sa Facebook, nakapula ka, taas mo yung kamao, i-share mo lang po yon. Yun po ay tanda na ng pakikiisa nyo dito sa Katipunan Movement Against the Oligarchs sa laban natin dito sa mga oligarko na nasa public utilities. Joel Lacandola, Sulong OFW DDS BBM, tumindig po tayo para sa laban ng ating Pangulo at huwag po tayong bibitaw para sa karapatan ng mamayang Pilipino, Sulong Pilipinas. Maraming salamat po, Joel Lacandola. At pakishare po, no? Again, may panawagan natin, may rally tayo sa March 16, dyan po sa MWSS. Ayan po. Gate, alas 9 ng umaga, magsuot po kayo ng kulay pula. Ayan. Sampa Boy Damiran, watching po, mabuhay po kayo. Thank you Sampa Boy Damiran. Taga saan ka ba? Thank you ha. Ronald Malyari, magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga Katipunero. Nakapag-fill up na po ako ng membership form ng Kamo through online Google. Paano ko po malaman na rehistrado na ako? Eh yan po, sige po. Paano po natin yung inyong pangaran, Ronald Malyari? Ang alam ko po, okay na po yan. Rehistrado na kayo. At pwede po kayo magsuot tuwing Lunes ng pula at Biyernes pula rin po. I-post nyo lang sa Facebook. Pakitag nyo na lang po ako, no? RJ Habeliana. At i-post nyo po dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino. At post nyo rin po sa Kamao. Meron po tayong Facebook, ano po, sa Kamao. Ayan, pwede po nyo doon ilagay yung mga pictures nyo na nakataas yung inyong kamay, naka-red kayo pag tuwing Lunes at Biyernes. Simbolo yan ng ating patuloy na pakikibaka laban po dito sa telecommunication, dito sa toll roads, NLEX na napakamahal, dito po sa tubig, kuryente, etc. Yan po. Sabi po ni John Mack, mabuhay si Presidente Duterte, may Allah grant you powers from His presence to destroy all your enemies. Thank you, John. Ano po? Belly Joy Dangoy, ginandangin. Watching from Toronto, Canada. Thank you, Belly Joy. Ano po? Belated happy International Women's Day sa'yo. Ano? Ayan po. So, ngayon po, ayan, ang... yung ating panyaya, ulitin ko po, no, ay sana ay sumama po kayo ngayong darating na Lunes, next Monday po, dalawang araw po yan, March 16 and March 20. Meron po tayong rally na gagawin dun sa gate ng Metropolitan Waterworks and Sewage System. Doon po yan sa may Old Balara, Quezon City. Ayan po. Sabi ni Abraham Mamuad, abolish Congress and Senate. Thank you, Abraham. Sabi ni Ronald Malyari, pinayagan na po ng NTC ang ABS-CBN na mapag-operate kahit paso o prangkisa. Panawagan po sa mga kababayan na huwag na rin mag-renew ng prangkisa, rehistro, lisensya at ng kung ano-ano pa dahil pinayagan ng mga mambabatas. Marahil bagong batas na po siguro yan sa Pilipinas. Sana all. Thank you sa iyong papanawagan, Ronald Malyari. Bilang panawagan po natin, laban sa mga abusadong mga oligarko sa public utilities, Lunes, magsuot po tayo ng pula, no? Post nyo sa Facebook, taas ang kamao. Ano po? Kung kaya nyo po, maglagay kayo ng placard dito, no? Katipunan Movement Against the Oligarchs. Pwede po yun. Or, kung gusto nyo po, pag Friday, no? Kung nasaan naman kayo, magsuot lang po kayo ng red bilang ating simbolo ng ating pagkakaisa na lumalakas na ang ating pakikibaka laban dito sa mga mapang-abusong mga oligarko. Sabi po ni Cheryl Ramos Bukirin, watching from Hong Kong. Thank you, Shirley Ramos, no? Bukirin. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong, DDS-BBM. Manhin R. De La Cruz, watching from Japan. Thank you, Manhin. Ano? Justin Bui, mabuhay ang Katipunan Demokratikong Pilipino. Mabuhay ka, Justin Bui. Ayan po. So, mamaya po, antabayanan nyo ang aming palutuntunan ni Professor Butch Valdez. Siya po ang founding chairman ng Katipunan Demokratikong Pilipino at kasama rin po natin, no? Si Bishop Nilo Dayag at si Professor Butch Valdez na nagtayo nung tinatawag na Katipunan Movement Against the Oligarchs. Ano po? So, ano man ang kulay nyo, kayo'y berde, pula, dilaw, basta kayo ay nahihirapan na sa sobrang taas ng Meralco,
Yung singil ng Meralco na ang mga abusado, yung mga may-ari niyan. Don't forget, ang Meralco po at ang Maynilad ay isa lang may-ari. Ayan po. At ang Smart, isa lang din po may-ari niyan. Ano po? At ang NLEX, isa lang po may-ari niyan. Merong NLEX, merong Smart, merong Meralco. Ano po? Ano ba ba? At Maynilad. At meron pang iba, may mining pa yan. Etong sila, Money B. Pangilinan, yung kumpanya nila. Kaya dapat matanggal na po sa kontrol ng oligarko. Ganon din po, itong sa Manila Water. Kaya suporta natin ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa usapin ng tubig at iba pang mga issues ng ating bayan para maibalik na po sa kontrol ng gobyerno. Pakinggan nyo po, itong mga musika na rap na ginawa po ng ating mga kababayang supporter dito sa KDP at sa Kamao, pakinggan nyo po. Ako po, si RJ Habiliana Jr., antabayanan nyo po, maya-maya, ang talakayang bayan ni Professor Butch Valdez at ng inyong lingkod. Siyempre, kasama po natin si Ginoong Professor Gasinyo mamaya sa talakayang bayan. Dito po sa Sulong Pilipinas, ako po ay nagpapasalamat. RJ Habiliana po, Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters at ng Water for All Lifan Movement. Mabuhay po kayong lahat. Sulong, Pilipinas! Ng bagay sa oligaryong atanan, ibalik ang gitawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayad, sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila, sumbong kay Duterte. Yung pisong kandidat, imbis ihatag ibursa, patong-patong nga sala, karon ang nakakasada. Ko ang gita masaan sa paglingkod, pila katuoy gahigda sa salapi, sa kadugay nga pagsalig, sabotaheng pagkabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya, gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapong ko si Digong, di na nila mapansin. Maguwas ka matauran, gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw, dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala, dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa, mauning katapusan. Sariya sige gihimas kay nabagsak muntanan. Hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, gibulgar sa Pangulo. Natong si Digong ang mga binuhatan sa mga oligarkong tugon. Siya ra dapat mutubag, ug siya ang atong saligan. Diri sa mga madugas na bagay sa prisuhan. Walay uwaw ug kasing-kasing, giangko ng tanan. Giabuso pagkahinay sa atong mamamayan. Tiktikdiin na ang pagsalig na maayo na serbisyo. Inyo nang gilansang giobra pag negosyo. Abad grabe na maong dapat ihulom na ang sinugdanan sa ugat sa mga problema. At tubig ay kinabuhi, mauna inyong isipon. Kining mga oligarko ila pang negosyohon. Kaya ikaw nagpamati, paminawon nimo nga diyaan ug kawatan. Ayaw na pagpauto, ibuklat ang imong mata, abli imong unahuna. Ayaw lang pagkahadlok, si Digong kaubanta. Hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, hunong bayad, syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad, ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad, bayad, bayad.